It is needless to say na masakit ang pagtaksilan. Nagtiwala ka, ibinigay mo ang iyong buong trust sa isang tao. Subalit ito'y kanyang iniwan at hindi tinupad. Ngayon pong umaga mga kapatid, pag-aaralan natin sa ating devotion ang pagtataksil ayon sa kawikaan. Nakaratay po ako sa sahig ng kalahating araw at hindi ako maaaring galawin sapagkat tuwing ako po ay i-attempt na itayo or paupuin, sumasakit ang kabuuan ng akin pong likod. Kaya akin pong minarapat na humiga na lang sa sahig. Naranasan nyo na rin bang sumakit ang inyong ngipin? Ito'y gumagalaw at nakaka-irritate, ano mga kapatid? One of the most painful experiences ng tao ay ang sumakit ang ngipin. Bakit nga ba ang mga bata ay takot pumunta sa dentista? Isa pong talata ang mababasa natin sa aklat po ng Kawikaan na ganito po ang sabi. Ayon po sa Magandang Balita Biblia, ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. Ayon po naman sa ang Biblia, in Proverbs chapter 25 verse 19, ang pagtitiwala sa taong di tapat sa panahon ng kagipitan ay gaya ng sirang ngipin at ng paang nabalian. It is one thing na sumakit ang paa at mapilay, and it is another thing na sumakit naman ang iyong ngipin. Both are irritating. Hindi ka makakain, hindi ka rin makakuha ng pagkain. Minsan nga po'y nagbabasa ako na meron po palang mga karamdaman na hindi maaaring pagsabayin. Kagaya na lamang po ng sakit sa likod at ubo. Kapag ganito ang iyong kondisyon, bukod sa iniinda mong ubo, sa tuwing uubo ka, sumasakit ang iyong likod. Ganito po inihalintulad ng aklat ng Kawikaan ang karanasan ng isang taong pinagtaksilan. Hindi ho nakaligtas ang Panginoong Hesukristo sa pagtataksil mula sa isa sa pinakamalapit na kaibigan niya, walang iba kundi ang Apostol Pedro. Alam natin ang kwento. 3 beses na dininay ni Pedro na kilala niya ang Panginoong Hesukristo. At sa bandang huli nga ay napalaanan siya nang narinig niya ang tilaok ng manok. Maraming mga pagkakataon na maaaring magtaksil ang isang tao. Marahil ay sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa simbahan, sa kanyang bayan. Ang pinakamasakit na ideya ng pagtataksil ay dahil ikaw ay pinagkatiwalaan. Marahil ay pinagkatiwalaan ka ng isang sikreto, ng pera, ng pagtitiwala. Trust. Trust is a very valuable thing sa buhay ng isang tao, sa isang kaibigan. Lalong-lalo na, ang sabi ng Bible, sa panahon ng pangangailangan. Mas masakit na ikaw ay magtataksil sa panahon ng pangangailangan. Maraming forms ang pagtataksil. Marahil ito ay pagdi-divulge ng isang dapat na confidential na bagay. Pero behind the back ng isang tao na pinagtataksilan mo ay kinikwento mo, nire-reveal mo sa ibang mga tao ang mga bagay na dapat sana ay sikreto. Ang pagtataksil ay meron ding kaakibat na pagkukunwari. Na kunyari, kayo ay magkaibigan. Kunyari, kayo ay magkapatid sa Panginoon. Subalit kung kayo ay magkahiwalay na at hindi na kayo magkaharap, naiba na ang sitwasyon. Kapatid, ito po ay pagtataksil. At sana ay iwasan po natin ang ganito pong kasalanan. And to get back, building trust, pagtatayong muli ng tiwala sa iyo ng tao. Sapagkat nakaka-frustrate ang mga taong nagtataksil sa totoo lang. Napakahirap buuhin ng tiwala ng isang tao at sana tayo yung tipo ng mga mananampalataya o isang kaibigan na talagang tunay na pagkakatiwalaan ng mga kasama mo, ng mga kaibigan mo. Sa maikli pong devotion nating ito ay naway na paalalahanan tayo na huwag magtataksil at maging faithful, trustworthy servants of the Lord. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito.